ginagawa natin ngayon ay nagka-harvest tayo ng dragon fruits. Kaya namin nilalagyan ng araw kasi minsan nakakalimutan kung ano yung ibabaw and kung ano nasa itaas. Although, may certain characteristics kasi ng dragon fruit. So, kung makikita nyo dito, this one, ang shape niya is something like pag-anon. So, nandito yung thorns. So, makikita nyo yan, medyo visible. Medyo prominent yan sa ganito. Yan, tingnan nyo. Yung shape niya, pa-S shape. So, pag-ganyan, kikita nyo. Yan. Does it matter if mali yung pagkakalagay mo sa soil? Kung mali yung point A and point B mo? Well, actually, I have a sample here. This one, as you can see, mali yung pagkakatanim ko. So, yung S is on the upper part. Kapag dinaf nyo kasi, yes, the soil will live just like this one. I grafted this one last year eh. Pero until now, wala pang growth. So, yun ang effect. And then, yung mga offsets niya, as you can see, nanggagaling sa ilalim. Kasi ang orientation niya talaga, pag ganun, upward. So, dito nanggaling yung offsets niya. Just like this one too, mali siya. So, anong nangyari, yung offsets niya sa ilalim rin ang nanggagaling. Does it make any difference? Yes, it does. Kasi lahat ng offsets niya ay hindi maganda. And as you can see, payat siya and ang dami niyang sakit-sakitin siya. Sayang to, hindi ko siya pwedeng gamitin na rootstock kasi hindi siya healthy. And then, this one, yung sign, ang problem din ay hindi siya mag-grow. Mabubuhay siya but it won't grow. So, that's the reason why you have to know kung ano yung itatanim nyo sa lupa, kung point A or point B. Para din sa mga nanalo, so, ito yung point A, ito yung point B. The right answer is point B. Kasi, it doesn't necessarily mean na porket may root siya, eh, ito na itatanim mo. You have to choose kung ano yung curves doon sa dragon fruit. So, ito kasi, aerial roots lang siya. Sa lahat ng dragon fruits, ganito eh. Okay, so for our lucky winners, meron tayong tatlo na nakasagot ng tama. Yung first, 20th, and 40th. Ito sila. And ang mga nanalo ng consolation prizes na makakatanggap rin ng grafting kit would be sila to. And then, I also ask several of our members here na nag-graft rin. I also have asked Ron Apostol, and he's from Midnight Hardinero. Check his page 2 kasi madami kayo matututunan doon. Sabi ni Ron na nag-graft nitong Agua Dulce ay... And tinanong ko rin si Miss Irene Bernal, ang sabi niya ay ito yung mga grafted specimens niya na nakuha namin before. Thank you, ma'am. Check niyo rin yung succulent cottage by eye ni Miss Irene Bernal kasi si Miss Irene ay nag-i-import ng mga plants natin. So you don't have to go to Thailand or Europe para makakuha lang ng mga rare plants. Punta lang kayo doon, madami kayong makikita. And then, may tinanong rin ako kay Ma'am Seldy. Ang sabi niya ay, kailangan parati kang merong rootstock for emergency purposes, which I do. And which you also have to do. Kasi, there are times na may mamamatay na lang dyan, may magrarat bigla, at least masave mo kaagad yung sayon, yung halaman. I would like to thank Mr. Ronald Panelo of Cactus Experiment for a sample here. This is a grafted specimen ng Gymnocalycium. Kay Mr. Panelo, yung cactus experiment, madami rin kayo makikitang for sale doon kasi ginagraft niya rin on his own yung mga mother plants. Just like this one, may mother plant na malaki. Well, it's very expensive kasi galing pa siyang Thailand. And then, yung graft niya, yung mga offsets na. So, may kamurahan. And then, I also would like to thank Annie. Ang sabi niya pala for ang piece of advice niya and tip niya for everybody who wants to graft is ako advice ko total na sabi na naman nila lahat halos gusto ko lang sabihin ay mag-graft kayo sa umaga or mag-graft kayo in a sunny day. Kasi mas maganda yung healing process and hindi siya ma-moist yung
surrounding. So hindi siya magkakaroon ng fungus. Okay, so for our next video, may question na naman tayo ngayon. And I'm pretty sure na madami makaka-share dito, madami makaka-relate, and madami gustong matuto. Simple lang, the question would be, what's the best soil mix na pwede sa cactus or succulents mo? And just post your answers and your questions. Magtanong lang kayo on our YouTube channel and subscribe. Don't forget to subscribe para parati kayong updated and yung, okay? Have a good day!